Arestado sa Quezon City ang isang tricycle driver na wanted para sa kasong statutory rape. Ang lalaki may warrant din daw para sa kasong rape by sexual assault. Ang kanyang paliwanag sa unang balita ni James Agustin. Inaresto ng pulisya sa Barangay Bahay Toro, Quezon City ang 39-anyos na tricycle driver na subject ng warrant of arrest para sa kasong 2 counts ng statutory rape. Pagdating sa police station, napag-alaman na may isa pa siyang warrant para naman sa kasong rape by sexual assault. Isinilbi rin ito sa kanya ng mga otoridad. Ayon sa pulisya, taong 2020 nang unang makulong ang lalaki dahil sa pagnanakaw. Nakalaya siya matapos ang 2 taon. Nang ito po ay nakulong, meron itong nakilalang kapwa niya rin inmates na kung saan lumalabas na yung anak nga nung nasabing inmate nung sila po ay nasa labas na, ay kanyang ginahasa ng 2 beses. At ganun din po yung asawa ng kanyang inmate ay kanya rin pinagsamantalahan. Sa imbisigasyon ng QCPD, miyembro rin umano ng isang criminal gang na lalaki na nag-ooperate sa Quezon City. Ang kanilang ginagawa ay yung akyat bahay. But meron silang ibang mga kaso ng robbery, carnapping at theft cases po. Nabuog na ba itong grupo na to? Lumalabas sir dito sa ating record na out of 5 ay isa na lamang ang naiwan na ating pong pinaghahanap ngayon. Una sa most wanted this person ng Project 6 Police Station ng lalaki. Tinanong namin siya kaugnay sa mga naisang pangkasong rape laban sa kanya. Hindi po ito yun. Wala pong katotohanan yan. Ba't siya kaya naireklamo na lang? Hindi ko lang po alam. Pero alam mo may warrant laban sa'yo? Ngayon lang po. Itinanggi rin niya na miyembro siya ng isang criminal gang. Inihanda na ang mga dokumento para sa return of warrant. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.